Nakunan na ng Soviet probe ang tunay na itsura ng planetang Venus. Mamamangha ka sa mga makikita mo. Ang Venus ay kinonsider bilang demonyong kambal ng ating Earth. Dahil kung sa atin, tubig ang ulan ay sa Venus po ay umuulan ng sulfuric acid at gawa din sa carbon dioxide ang atmosphere nito at binabalot din siya ng makakapal na ulap ng sulfuric. Kaya naman ang resulta malaimpiyernong temperatura at hindi pa yan ang natuklasan ng mga tao sa Venus. Dahil ang Soviet Union ay mas ginalugad pa ito ng masinsinan, sila ngay nagpa-landing dito ng probe. Kaya naman nakalakap sila ng napakaraming kaalaman at mga scientific data sa ikalawang planetang malapit sa araw, ang Venus. At yan nga ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Aalamin natin kung papaanong nagawa ng mga probe na lapagan ng malaimpiyernong temperatura ng Venus. At ano-ano ang mga nakita nila at na-discover nila dito. This is Arvin Polo TV. Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng paksa. At simulan na natin. Noong Pebrero 9, 2022, ang NASA Parker Solar Probe ay nakunan ng kauna-unahang beses ang tunay na itsura ng Venus. Ang probe na ito'y gumamit ng malawak na field imager para makunan ang kabuuang gabing bahagi ng Venus. At dito ang mga nakunan ng Parker Solar Probe ay pinagsama-sama ng NASA at kinumpile nila ito para mas maging maganda ang resulta. At ito ang mga nakunan nila. Makikita sa footage ng Parker Probe ang mahinang kinang sa ibabaw ng planeta. At ang mga outline ng mga balangkas ng continental regions ng Venus ay makikitang mga talampas pala at mga kapatagan. At makikita rin dito ang kumikinang na halo ng oxygen sa atmosphere. Ayon sa mga siyentipiko, ang Parker Solar Probe ay kaya lamang makapture ang itaas na bahagi ng mga ulap ng Venus. Dagdag pa nila dahil sa napakataas na temperatura ng Venus ay malamang daw ang pinakalupa nito ay parang kumikinang na tinutunaw na bakal. Pero sa kabilang banda, bago pa man yan, ay ang USSR ay nangarap na ring palapagan ng probe nila ang Venus. Pero palagi silang hindi nagtatagumpay dito, kaya naman hanggang pagmamasid na lang sila. Oo, ang Venera 4 at Venera 5 ay ang mga unang spacecraft ng USSR na kumuha ng mga impormasyon sa Venus atmosphere. Napatunayan nga nila na ang ulap pala dito ay merong tatlong layer. At lumipas ang panahon, year 1970, ay nilunsad nila ang Venera 7, kung saan ito na ang kauna-unahang probe na maayos na nakalapag sa mismong ibabaw ng Venus. At salamat sa cooling power system ng probe na ito dahil tumagal pa siya ng halos 23 minutes sa malaimpiyernong temperatura ng Venus. At dahil sa mga measuring instrument ng probe, ay nakapag-transmit siya ng detalyadong temperature, pressure at atmospheric density ng Venus. At agad naman niya itong isinend sa planetang Earth. Samantala, ang NASA ay naglunsad din naman sila ng mission sa Venus. Ang unang American spacecraft na lumipad para aralin ng Venus noong 1962 ay ang Mariner 2 spacecraft. At ang lahat ng datang nalakap niya ay ang nagbigay ng ideya na ang Venus ay kakambal ng Earth. At bukod pa, napatunayan din ng probe na ito na ang Venus pala ay mayroong temperaturang halos 900 degrees Fahrenheit. Ang makapal din na atmosphere ng Venus ay napatunayang binubuo ng napakatinding sulfuric acid at carbon dioxide. At ang atmospheric pressure dito ay halos 9 times na mas mataas kumpara sa Earth pressure. At dahil dito kayang tupiin ng Venus atmosphere ang kahit ano pamang uri ng barko o di naman kaya eroplano. At ngayon ang unang close-up image naman ng Venus ay sinend naman ng Marine Probe noong 1974. Ang larawan ay edited para makita natin kung anong itsura niya kapag may kulay. At makikita nga dito ang napakakapal na ulap ng carbon dioxide na pumapalibot sa mainit na Venus. At sa kabilang banda, nakakuha din naman ng Venera 9 at Venera 10 ng USSR ang mga imahin mula mismo sa ibabaw ng Venus. Oo, nagawa nilang makapagpalapag ng probe dito noong October 1975. At heto na, para maiwasan na masira ang camera, ilagay nila ito sa isang selyadong compartment sa loob ng probe. At dahil sa maliit na butas ay nakunan nga ng camera nila ang liwanag mismo sa ibabaw ng Venus. Medyo hindi detalyado ang mga larawan dahil black and white pa kasi ang kinalabasan sapagkat ang mga color camera kasi ay hindi talaga tatagal sa mataas na temperatura ng pressure ng planeta.
Pero bagamat ganun, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita na natin ang ibabaw ng Venus na may layong 61 million kilometer mula sa ating Earth. Ang mga imaheng kuha ng Venera 9 ay nagpapakita ng mga lupain na binabalot ng mga batong matutulis. At ang Venera 10 panorama naman ay nagpapakita ng nakakaibang formation na kahawig ng mga frozen lava flow. Sa kabilang banda, ang Venera 40 naman ay nilunsad din noong 1981. At muli na naman itong nakakita ng mga larawan sa Venus. Dahil tumagal ito ng halos 57 minutes sa ibabaw ng Venus. Ang instrumento ay nilagay nila sa isang selyadong titanium case. Dahil dito nagawa ng kamerang makakuha ng 14 na colorful at 8 black and white images sa ibabaw ng Venus. At ito ang kanilang nakita. Gamit ang colorful panoramic view ay talaga namang nakakamangha ang mga nakita niya. Nakunan niya ang formation ng mga bato na napapalibutan ng madilim na anino ng lupa. Bukod pa, nakunan din nila ang mga bagay na hindi talaga nila maintindihan. Kaya naman ang isang team ng scientists mula sa may Research Institute of Russian Academy of Science ay nag-publish ng article na nagsasabing merong signs ng civilization sa Venus. Dahil nakita nga nila dito ang parang disk, nakakita rin sila dito ng parang damit at parang scorpion. At ang nakunan nila ito, ay tila nagbago daw ito ng pwesto, so sa makatuwid gumagalaw sila. Pero sa kasamang palad, yun lang ang mga nakita ng probe, dahil hindi naging maganda ang pagbagsak niya sa Venus. At ngayon, heto na ang huling imaheng nakuna ng Soviet probe sa Venus. Pero di pa dyan nagtatapos ang lahat. Oo. Dahil lang US ay naglunsad pa ng Magellan spacecraft noong 1989 kung saan nakakita nga sila ng napakatitingkad na larawan sa Venus. At nakita nga nila dito ang sinaunang bulkan ng planeta, mga unique meteorite impact crater at mga napakalaking bundok. Ang pinakamalaki sa kanila ay tinawag na Maxwell Montes na may taas na 11 kilometer. At para sa comparison, ang Mount Everest po natin ay 8.8 kilometer lang po. At dagdag pa dito, ang mga dark crater sa may kanan at sa may ibabaw ng pinakasentro ay tinatawag naman na Cleopatra. At hindi pa yan, dahil may nakita pang kakaiba ang Magellan sa Venus. Nakalocate ito sa stellar region ng Venus at ito'y tinatawag nilang volcanic edifice, 66 kilometer mula sa kabilang parte. At meron ding kakaibang mga linya sa mga gilid. At ito naman ang mga tesserite tectonically complex unit, kung saan sinasakop nito ang halos 8% ng buong planetang Venus. At kalimitang nabubuo sila sa mga nagtataasang talampas na likha ng mga lava flow. At heto pang ilan pang mga unique na lugar sa Venus na may diameter na halos 300 kilometer. At ang pabilog na structure na malapit sa gitna ng imahe ay tinatawag na Giant Ain Corona. Isa itong volcanic formation na may diameter na 200 kilometer. Ang mga coronas ay mga unique shape structure sa Venus at nabuo sila dahil sa mainit na mga batong umaagos mula pa sa kadaliman ng Venus. At sa kabilang banda, di kalayuan sa corona ay meron pang iba na tinatawag namang pancake dome. At sinasabing may sukat itong 35 kilometer in diameter. Hindi karaniwan ng itsura niya at hindi rin siya nag-iisa dahil marami sila. May mga iba't ibang hugis din at halos kilometer in diameter din ng mga sukat nila. At ayon sa mga scientifico, nabuo sila dahil sa mga sinaunang pagsabog at nagresulta ng pag-agos ng mga malalapot na lava. At sa una, inakala nga nila na walang aktibidad ang planetang Venus, pero napatunayan nila na napaka-aktibo nito. Oo, ito'y merong mga aktibong tectonic activity na patuloy na nagaganap sa kadaliman ng planeta. At ngayon, heto naman ng bulkang Maat Mons. At bagamat hindi yan ang tunay ng itsura niya dahil sa hindi siya gaanong nakita ng mga probe, ay nagawa nito ng paraan ng mga scientifico. Dahil sa mga radar ay nakakuha tayo ng mga imahe. At ito ang computer-generated na kuha sa bulkang Maat Mons. Ang Maat Mons ang pinakamataas na bulkan sa Venus at ito'y may taas na 8 kilometer. At sa kabila nito, suspecha ng mga scientifico na nag-erupt ito kamakailan lang. Kakaiba at nakakamangha talaga ang mga imahe. Pero posible kaya talagang merong nabubuhay sa ulap ng Venus? Suspecha ng mga scientifico na meron daw mga microbes na nabubuhay sa ulap ng Venus. Ang ulap kasi nito ay 30 degrees Celsius at binubuo ng 90% sulfuric acid. At posibleng may nabubuhay di umano talaga dito. At ngayon ng NASA ay muli na naman nagpaplanong maglunsad ng dalawang probe. At ito ang The Da Vinci at ang Veritas.
At bukod pa, ang European Space Agency din ay magsasend din ng Invasion Orbiter sa Venus. At ang Russia din po ay naghahanda na rin sila sa proyektong tinatawag nilang Venera D. Napakarami pang mangyayari. At naway maliwanagan na nga silang lahat sa tunay na itsura at features ng planetang Venus.